So yun guys, magandang umaga, tanghali o gabi. Kung anong oras man kayo nanonood sa kasalukuyang ito, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Errol Jet Vlog at maraming salamat po sa lahat ng nandito na nanonood sa aking video. So, hindi to dahil sa paramihan ng content, naisip ko rin lang. Isa na rin yun, sa paramihan ng content, magpapaipokrita pa ako, iputang. Di ba? Bali, ngayon po ay isishare ko lang kung paano ako nakarating ng Taiwan. Paano po ako nakapag-apply papunta rito. Kahit na Taiwan lang po ito, ay hindi rin po naging madali para sa isang katulad ko na dukha at walang-wala ng mga panahon na yon. Bale, yung pong pinsan ko po, tiyahin, ay nandito po sa bansang Taiwan. Na noong mga panahon na yun ay nag-asa sa akin na baka gusto kong mag-abroad. Sabi ko, sige, paano ba? Ganito, ganare. So, kailangan mag-ganun ka, kailangan mag-ganto ka. So, noong mga panahon po na yun, ako po ay isang tambay. Kare-resign ko lang po sa aking pinagtatrabahuan sa Ortigas. Sa may online casino, nagtatrabaho ko doon. So, nag-resign ako doon dahil nga sa pag-ibig. Umuwi kasi ng Bulacan yung dati kong live-in partner. Parang hindi po ako mabuhay ba na malayo sa kanya. Okay, parang naturete ako na nawala ako sa Katinuan. Sumunod ako sa Bulacan para makasama siya. So, nag-resign ako sa trabaho at naging tambay. May nakuha naman din po akong may nakuha rin naman ako sa agency ko, sa trabaho ko. So, yun yung ginamit ko. Mga nakadalawang buwan akong tambay, hindi na maganda. Medyo mabigat na sa kalooban ko yung wala akong trabaho ng mahigit isang buwan, magdadalawang buwan. So, nag-decide ako mag-apply abroad, Taiwan. Dahil na ang basang Taiwan ay hindi nakakatakot para sa mga baguhan. Sabi nila, ang basang Taiwan ay parang nasa Maynila ka lang. At saka, andito yung pinsan ko. So, yun, nag-apply ako. Dumaan ako talaga sa butas ng karayom. Nag-produce ako ng mga requirements. Nagkuha ako ng passport. Nagkuha ako ng UMID. Hindi yan madali. Lalo na dumating na yung time na walang-wala na. Naubos na yung laman ng bulsa ko. As in, naubos talaga yung laman ng bulsa ko. Walang-wala talaga akong kapera-pera ng mga panahon na yun. Nagasa utang dito, utang doon. Yung partner ko, utang dito, utang doon. So, nagtutulungan lang din naman kami. Tapos, pag wala akong tawag sa agency, nag-extra-extra ako sa salon dahil may experience naman po ako sa salon sa dati kong boss. Extra nun ako. Kahit yung paglalaba, ginawa ko na rin po. Magkaroon lang ako ng panggastos. Mairaos ko yung apply ko. At saka, after 2 months po, yun, sa loob ng dalawang buwan kong pag-apply, awa naman ng Diyos ay tinawagan na ako ng agency at ka-schedule na yung flight ko. So yun, sa haba-haba, alam mo yung experience ko noon, babaon ako ng biskuit, babaon ako ng kanin, saka corned beef ang ulam. Tapos yung mga ka-classmate ko sa OWA o sa training ay kakain sa restaurant, kakain sa magayaan. Ako sabi ko, sige okay lang. Yung ganong experience na awang-awa ako sa sarili ko. Pero sabi ko, laban lang kasi alam ko malapit na ako sa katotohanan. Yung minsan nga yung ulam ko, yung baon kong lunch, ay hindi ko pa siya makain-kain dahil wala akong mapwestuhan. Nahihiya akong kumain sa restaurant kasi ba't ako pupwesto doon eh, may baon ako. Ay bawal kumain sa loob. Ang ginagawa ko niyan, mga kaibigan, pumupunta ako sa kalsada, naglalakad ako dyan. Kung may bakante dyan, pwede kong maupuan dyan, ako uupo at kakain. Pag wala, talagang tiis ganda, tiis pogi talaga ako. Dumating din yung time na sa bus ko na lang nakakain yung lunch ko, mga alas 5 ng hapon. Around 4 to 5, uwi na ako. Doon na lang ako kakain. Pag uwi ko sa bahay nung girlfriend ko dati, inisip ko, habi ko, sana makaalis na ako. Sana matapos na lahat ng to para bumalik na yung, kumbaga, yung buhay ko. Kahit pa paano, may laman yung bulsa ko. Ganon, kalupit ang nangyari sa akin nung mga panahon talagang nag-a-apply abroad ako.
Mahirap. Wala man akong malapitan, natuto lang. Mga kamag-anak ko natuto lang. Wala din. As in, wala. Nanay ko, siyempre, wala din. Dahil nga nasa probinsya nanay ko. Yung girlfriend ko lang talaga na living partner kong iniwan ko doon. Yun lang talaga yung gumabay sa akin, sumuporta sa akin. Kaya sabi ko, pag nakaalis ako, babawi. Bumawi naman ako. Yun, bawi ng bawi naman ako. Higit pa. Kasi ganun ako. Ayaw ko lang mas higit yung bigay. Mas higit yung nare-receive ko kasi sa binibigay ko. And yun guys, so ngayon nga po ay 5 years na ako dito sa aking alaga. November 26 ako nag-start dito. So 5 years na po ako, at hanggang sa kasalukuyan ay buhay pa rin yung pasyente ko. At siya lang po ang naging pasyente ko, maliban doon sa anak niya, nilagaan ko rin nung araw. And finally, naging maayos na rin yung buhay ko, yung kagkaanan sa buhay ko. Nakakapagod ng trabaho, puyat, pero parang wala lang naman yun eh. Basta may time ka magpahinga at may time ka mag-relax sa sarili mo, kahit nakaka-stress, dahil mukha nga kung stress na stress, eh okay lang. Ganun naman, wala namang madaling trabaho, kahit anong klaseng trabaho yan, wala. Yun lang, sana po ay na-inspired kayo sa aking kwento. Wala lang, naisipan ko lang magkwento. And then, sa love life naman tayo, no? Yun ako, kwento ko yung, yun nga, living partner ko sa Bulacan. Sa totoo lang guys, ay nung makas 9 months ako dito, karoon kami ng problema. Nag-message ako sa kanya, babae na nagre-reply. Iba na yung nagre-reply. September yun, buwan ng September, 4 years ago yata. Babae na yung nag-reply. So parang ako napagbagsakan ng langit at lupa ng mga panahon na yun. Sabi ko nga, yung buong isang taong kong pinaghihirapan dito ay ibinuhos ko lang sa kanilang mag-iina. Kasi yun naman talaga ang rason ko kung ba't ako nag-abroad, yung makatulong sa kanila. Pero ganun buhay, no? Minsan pag seryoso ka, niloloko ka. Minsan pag mahal mo, di ka mahal. Diba? Tapos, alala ko, para akong, alam mo yung, alam niya yung mga kapatid na parang, ayoko na. Ayoko na, lalo na OFW ako, nag-isa ako rito. Wala pa naman dati yung kapatid ko rito. Siyempre, yung tiyahin kong pinsan ko, hindi naman yun lagi nandyan para sa'yo. May sarili din buhay yun. Yun, hanggang sa may kaibigan ako dito dati, in-unfort niya ako. Naging kami, pero hindi pwedeng maging kami. Kasi natapos din. Tapos din. Hanggang sa nakamove on na rin ako. Ganun naman, diba? Gagaling at gagaling yung mga sugat. Maghihilom at maghihilom. Hanggang sa sabi ko, kailangan ko din makatagpo ng babaeng mahal ako. Babaeng tanggap ako. Yung babaeng handang ipaglaban ako. At yung proud na mayroong isang ako. Ang sarap, di ba? Ang saya, ang sarap lang kahit na tayo ganto lang. Kahit tayo ay lesbian lang, ay mayroong taong ipagmamalaki tayo. Kahit na tayo ganito lang, ay proud sila na, oh. Di ba? Yun ay dinadanas ko sa kasalukuyang ito. Ito na masaya, masarap sa feeling yung mahal ka ng taong mahal mo. Hindi ko, alam mo yun, Diyos ko naman, inang, ano bang ginagawa mo sa amin, inang? Pinay caregiver, kasalanan mo to eh. Totoo lang, kasalanan mo to, di ba? Kasalanan mo talaga to. Hindi yun guys, totoo lang, oh, masarap. Masarap yung buhay ko ngayon. Hindi ko naman hinahangad ang maging mayaman or maging sikat o ano pa man eh. Yung masaya lang ako, kumakain ako ng 3 beses sa isang araw. Yung pamilya ko ay nailalagay ko sa magandang posisyon, di tulad dati. Yung nanay ko ay hayahay na sa buhay. Tapos dumating na sa buhay ko yung taong tatanggapin ako. At mahal ako, Evans Proxy. Thank you. And syempre, I love you. And salamat.
Wala, lagi naman ako nagpapasalamat kasi siyempre, sino ba? Bibihira. Bibihira ang taong babaeng tatanggap sa mga katulad namin. Bibihira yung magmamahal ng totoo sa amin. Dami nagmamahal sa amin. Dami, daming kayang mahalin kami. Pero ang tanong is, hanggang kailan kaya kang mahalin? Ba? Kahit sino ka, kahit ano ka pa, hindi natin hawak yung bukas eh. May mga tao na mahal tayo ngayon, pwede magbago bukas, mahal pa ba tayo, di ba? Yung mga ganun ba? So, napakaswerte ko at yung hirap, pasakit na dinadanas ko noon ay napawi na lahat. Maganda na ang takbo ng buhay. Na-achieve ko na yung gusto kong ma-achieve. At may love life. Parang, pwede na akong mamatay. Anyway, yun guys, maraming maraming salamat. Sana po ay kahit papaano na-entertain ko kayo sa video ito. Kung hindi man, pagpasensyahan nyo na po ako. At wala na po talaga akong maisip. So yun, 11 minutes na okay na to, no? Thank you so much sa mapagpalang araw po ulit sa atin at mabuhay tayong lahat. This is Aerojack Vlog. Ang sasabing pogi ng anak. Pogi ako. Pogi. Pogi. Mabay po. Magbuhay po tayong lahat. God bless. Like a hell cut.